Han at Jeneline Magsaysay. Hindi nakaharap sa preliminary investigation sa pagpaslang kay Ramjen Revilla. Biyernes, tanging mga abogado lang ng kasintahan ni Ramjen na si Janelle ang nagsubmit ng kanyang sworn affidavit sa Paranaque City Prosecutor's Office. Medyo napagod siya at nagkaroon ng may doctor's appointment siya. Nagkaroon ng konting problema sa kanyang panga. Hindi tuloy naganap ang inaasahang unang pag-aharap nila ng pamilya ni Ramjen sa pangunguna ng ina nitong si Jeneline Magsaysay simula nang maganap ang karumal-dumal na pagpatay sa half-brother ni Senator Bong Revilla Jr. noong nakaraang buwan. Dumating si Jeneline kasama ng ilang mga anak para magsubmit ng original copy ng counter-affidavit ni Ramona Mara Bautista, ang anak niyang tinuturing, isa sa mga suspect sa krimen na kasalukuyang nasa bansang Turkey. Insidente yung mga nangyari at doon po magpapatunay na wala pong kinalaman ng aking mga anak at yung seti po ang lahat ng aking mga anak. Yan lang po. Pinanindigan ni Janelle ang kanyang salaysay kung saan na idadawit si Mara at nabanggit naman ang isa pang kapatid na si Gail. Yung weird na actuations ni Ramona sa paglalahad ni Janelle ay yung hindi unang-una yung hindi niya pagtawag ng tulong, no, inabandon na sila. Okay. Pangalawa, ayaw niyang mabahiran ng dugo na sa kanyang counter affidavit ay minamahal niya at ginagalang ang kanyang kuya. Is it normal na you do not hug him or you do not at least give first aid? So talagang sinasabihan pa ni Ramona si Janelle na nabaril na rin siya na ikaw na ang tumulong kay Ramjen. So hindi siya dumikit. Wala siyang dugo sa katawan. Samantala, pinatotohanan naman ni Janelle ang tungkol sa umunoy pananakit ni Ramjen sa kanyang mga kapatid na maaaring naging ugat ng lahat maliban sa isyu ng pera. Sa almost limang taon niya na pagsama sa pamilya Bautista. So kasama siya doon sa loob ng bahay at this is a series of sinasabi nga niya na disciplinarian lang talaga si Ramjen. Stricto siya pag nagkakamali yung mga kapatid niya. Dinidisiplina niya. Subalit, of course, hindi naman siya ama. So siguro, most of them are challenging his authority. She has more or less said everything in her counter-affidavit and she intends to add on to her counter-affidavit to sa rejoinder niya po. And don't worry, Ramona will face everything. Pero importante dito, ang step by step, kasi andito pa tayo sa proseso na investigation. Now, once the time comes na this office decides whether to fire it or to dismiss it, then that's the time my client will decide. Cancellation ng passport niya ng Pilipinas upang ma-limit yung mobility niya. And hopefully, kung talagang inosente siya, Janelle is asking her if she defend herself here in the Philippines, at hindi yung doon sa Turkey siya nagsusumpa. Samantala, nakatakda sa susunod na mga linggo ang pagpunta ni Janelle sa DOJ para sumpaan ang aplikasyon para sa Witness Protection Program. Sa December 30 naman nakatakda ang pagpapatuloy ng preliminary investigation kung saan inaasahan na ang pagsama mismo ni Janelle. Matapos ang exciting wildcard battle last week, pito na ulit ang Prodigies na magaharap-harap sa live gala mamaya. Bago ang kanilang face-off, isang Prodigy ang problemado dahil hindi raw tinututukan ng kanyang mentor ang kanyang preparations for tonight's performance at ang kanyang pagbubuhos ng iniing. Live na live nating maririnig sa Mall of Asia Center Stage, Prodigy Lira at Mentor Jano. Hello? Lira? Hello? Hi Lira! Mentor Jano, anong nangyayari? Ewan ko ba dito? Bakit malungkot ka naman dyan? Lira, prangkahan na. May tampo ka ba sa... Hi! Prangkahan na ha. May tampo ka ba sa mentor mo? Dahil hindi daw nararamdaman ang presence niya this week? Lira? Sige, sumagot ka lang ng si Lira? Totoong nararamdaman mo. May tampo ka ba kay mentor Jano? Dahil hindi ka niya pinupuntahan? Isip. Hindi po. konti lang naman po. Konti lang. Sa Inside Prodigy, paiyak-iyak ka pa. Oo.
Alam ko yan. Mentor Jano, bakit ka ba busy at bakit hindi mo naman dinadalaw si Lira? Ako parati akong nandun, nakikita ko wala ka doon. Pambihira. Alam mo, Jen, yes, sinasabi ko sa kanya, eh parang hindi na siya nasanay. Sino? Okay alam ko, lagi ka lang late, hindi. Pero wag mo pupuntahan. Diba? Pati Jen. Ikaw, Jen, dapat sanay na doon. Hindi. Kawawa naman yung protege mo, Kuya Jano. No, Jen. Pero honestly, kahit na hindi ako madalas dun sa house, inaayos ko pa rin yung songs niya. Like yung arrangements ng kanta niya, binabago ko ng binabago. After she rehearses, pinapakinggan ko yung rehearsal niya. Tsaka ako i-critique. Ayun, mabuti naman. Ngayon ba, ready ka na, Lira? Confident ka naman sa iyong kanta ngayon? Opo. Mabuti naman. O mamaya, papanoorin namin yung mga performance nyo. I-plug nyo naman at isabihin nyo sa lahat ng tao na iboto ka. Yes. Pwede ba kami mag-invite na, Jen? Pwede naman. Oo, mag-plug ka na, Kuya Jano. Sa lahat po ng sa lahat po ng mga tao, especially po sa mga Kapizenyo, sa mga Ilonggot, tsaka sa lahat po ng taga Visayas, please po, i-vote nyo po ako. Just text po, Protege space Lira and send to 367 or 2344. Please po, i-vote nyo po ako. Thank you po. Maraming salamat sa inyo, Mentor Jano and Protege Lira. Good luck sa inyo mamaya. Thank you din Maraming po. Salamat. Mamaya, tutukan ang panig ng kampo ni Riyad sa mga alegasyon ni Mo at ang pahayag ni na Mark Bautista at iba pang kaibigan ni na Piolo at Casey sa kanilang breakup. Mamaya, mga kaibigan, nasama rin sa spekulasyon tukol sa kontrobersyal na hiwalayan ang kanilang matitinding statements. Narito po. Tutukan ang mamahaling motorbike na regalo ni Marian kay Ding Dong. Sexy calendar ni Carla. Hindi masyadong okay kay Jeff? He took a minute to brace himself bago niya tingnan yung mga photos. Pero... Breaking news! Jake Vargas, inihatid ng ina sa huling hantungan. At exclusive, mga kaibigan ni na Casey at Piolo, nagsalita na tungkol sa kontrobersyal na hiwalayan. Alam naman nila kung ano yung ginagawa nila, kung mabuti ba or masama. No, he's not gay. That's what you want to hear.